ulit mga boss. Bali, bali mayroon tayo chichik na refrigerator. Bali itong refrigerator na ito mga boss. Nisaksak nila ng, ano, ng 220. Yung 220 na isaksak sa 110. Tapos yung 110 isaksak sa 220. Bali pinagbaliktad yung power supply. Hindi daw siya lumalamig. Hindi talaga siya lalamig mga boss kasi nag-ano siya, nagpo-protect na. Buti na lang mga boss. Meron siyang ano, meron siyang overload protector. Kasi kung wala siyang overload protector mga boss, sigurado yan, sira na yung compressor. So bali ito mga boss, ano to? Hitachi. Ano, Hitachi. Tapos itong Sharp at saka National. So bali itong dalawa mga boss is 110. 110 itong dalawang to. Then ito, 220. 220 yan. Sana gumana pa siya. Kasi siya ng mga boss, medyo madilim. Bali, kanina kasi, nagpalit na ako ng relay at saka overload relay. Ito yun. So bali, hindi ko pa siya natitis ng mga boss kasi pinagpahinga ko muna, gawa lang sobrang init yung compressor. So babalik natin yung relay. Tingnan natin kung gumagana pa. Sana okay pa siya. Bali ito mga boss, tinanggal ko muna yung connection. Yung connection niya dito sa ano, sa overload relay natin. Kasi chinik ko rin bakit hindi siya umaandar ng ayos. Kumbaga nag-high-ampere siya. So check natin kung okay pa siya. Boss, okay naman siya. Magana. Okay, ito. Check din natin to kasi baka may putol na to. Okay. 2.4. So, okay siya mga boss. 2.4. Siya na mga boss, mala madilim-dilim ng konti. Ayan. Isang ko rin yung likod niya, tinignan ko kung baka may mga sunog na na EC or transistor. So far okay naman siya mga boss. Bali kumana na siya. So yung kanya ang pirahin niya is 0.8 ano boss, 0.8 siya. Linis kasi itong kuwan mga boss, itong refrigerator na to. Bali itong 220,
nisaksak nila sa 110, napagbaliktad nila dun sa dalawang ref yung power supply. Yung 110 na isaksak sa 220, tapos itong 220 na isaksak sa 110. Buti na lang mga boss, hindi nasira yung ating compressor kasi may overload na nila naman siya, so hindi siya basta-basta masisira. Yung nga lang, inabot siya ng ano mga boss, inabot siya ng 3 days bago nila nireport sa akin na hindi daw lumalami. Hindi na natin ibalik. Yan ang mga boss, bali ano natin, ikot na tayo para makababa na. Kaya naman itong ref na to, kaya hindi siya gumana. 3 days siya na hindi gumana gawa ng isaksak nila ito sa 110. Bali itong refrigerator na ito mga boss is 220 yung power supply niya, pero naisaksak nila sa 110. So ayun, nag high ampere yung compressor, buti na lang hindi nasira. Tapos itong dalawa naman mga boss, ganoon din. Ito, 110 naisaksak sa 220. Pero itong isa mga boss, okay naman siya. Bali ito, nagpalit ako ng overload relay. Bali ito mga boss, wala na rin siyang continuity. Bali ito, galing siya doon sa 110. Tapos itong malaki, ito, itong relay na to, dito naman. So, okay na siya. Ganun talaga siya mga boss, pagka ano, pagka na isaksak na sa 220. Yung mga ito, power supply mo is 110, tapos itong rec mo is 220. Pag naisaksak mo doon, hindi naman siya basta-basta masisira mga boss. May tingin sila na masira yung overload relay, o hindi kaya yung relay lang niya mga boss. So yun lang, cheat nyo lang yun. Tapos pihitin nyo rin yung pinaka-timer niya. So bali ito mga boss, may timer siya. Kagaya nito, kagaya niya mga boss, bali ito, napapansin nyo ito, may timer yan, ito timer to. Pinipihit ito mga boss para mag-start yung compressor. Kasi pagka hindi ko pinihit ito mga boss, yung timer niya, hindi yan naandar. So ganun. So yun mga boss, dito ko na lang ulit tatapusin at kita-kita tayo sa next video ko. Bali bukas mag-start na akong magta-tires dun sa ginagawa kong CR. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo dyan lagi at magbuhay po kayo lahat. Paalam po muna. Bye-bye.